sa first day ng board exam, bago yung parang exam proper, meron ka munang i-fill up na mga something-something. Katulad ng kailan ka nag-graduate, saan ka nag-review, anong address ng review center mo. Tapos parang may oath ka doon na i-rewrite na parang ano yun, hindi mo ilalabas yung exam, questionnaire, ganyan. So dahil nga feeling ko nabugbog kami nun sa experts ng pre-boards. So feeling ko nung habang nagsusulat ako, very calm na ako na parang hindi na siya bago sa akin, yung ganong feeling, yung ganong itsura ng paper, kung ano yung mga isusulat, hindi na ako naribago. Kasi parang alam ko na kung anong mga isusulat. So yun, nag-start si math. Nung time na yun, hindi ko alam kung anong year ba nila pinalitan yung number of items ng exam. Kasi from 100 each, naging 75, 50, 75 siya. So si math, 75 items. And nakakatuwa lang kasi may mga questions doon na parang kapag binabasa ko siya, naiisip ko sa sarili ko na kung ako yung dati kong self, baka hinulaan ko na lang to. Hindi ko na to chinagang basahin or resolve. Pero noong time na yun, talagang ramdam ko na porsigito ako na i-compute, na alalahanin ko anong formula, ganyan. Tapos meron din kasing parang advice or tip na binigay sa amin sa review center. Isang beses mo na lang itong ma-experience, uhusin mo na yung oras mo. Kasi parang 5 hours ata yung first exam or 6. So parang sabi nila, huwag kang magpasa agad. Hanggat maaari, ubusin mo yung oras mo sa pagsosolve. Kasi malaking bagay din yon na pwedeng hindi mo maalala yung solution sa isang problem na yun. Pero dahil tinake mo yung time mo, bigla mo siyang maaalala, masasagutan mo siya. And malaking bagay yon para makatulong sa yung humatak sa exam grade mo. Sa resolve, magsagot. Tapos, lunch time, after lunch, parang sa ano na, hydrogeo nung hapon, 2 o'clock to 6 p.m. siya. So, yun. Sa hydrogeo, sabi nila, yun yung pinakamadali. Kasi 50 items siya, tapos madaling magpa-exam yung examiner. Tapos, actually, nung review, kasi may sa review namin, meron parang mga pinapasagutan silang past boards. Talagang nasosolve ko ang hydrogeo nang walang tinginan ng formula. Parang nagiging confident ako sa hydrogeo kasi alam ko kung paano isolve. Kahit magkakaiba sila ng tanong, alam ko siya. So sabi ko nun, magiging malaking hatak for me ang hydrogeo. If first question, kinetic or kinematic energy ang tinanong. Sabi ko, shit, ano to? Parang sabi ko, meron bang ganito? Bakit parang wala akong itinurong ganito sa amin? Parang wala naman ata itong formula. May alam ko ako, potential energy. Pero yung kinetic, ano ba yun? Tapos parang sabi ko lang sa sarili ko, alam ko meron ito, pero parang may formula ba ito? Hindi ko alam kung anong formula. Hindi ko maalala. Nagpanik ako. First question, nagpanik ako. Tapos yun, nakakatawa. Kasi alam mo yung, dahil nagpanik ako sa first question, sabi ko, sige, mag-move ka sa second question. Nung binasok ko yung second question, parang yung utak ko, nasa first question pa rin. Wala akong maintindihan hanggang sa yung first page sa hydrogeo. Wala akong masagutan. Talagang walang tumatakbo sa isip ko. Sabi ko, hindi pwede to. 50 items lang to. Wala akong mapapagbawian. So, parang, ang ginawa ko, binitawan ko yung pencil ko. Pumikit ako. Tapos parang sabi ko na sa sarili ko, ako ang pinakamagaling sa classroom na to. Ako ang pinakamagaling sa classroom na to. Parang paulit-ulit yun. Ako ang pinakamagaling sa classroom na to. Ako ang pinakamatalino sa classroom na to. Tapos huminga ako ng malalim. Tapos nagsagot na ulit ako. So yun, parang yung number one pala is may
error siya. Parang nagsunod-sunod na siya na, okay, alam ko to, alam ko to. Tapos, sabi din sa review center, para hindi ka na-solve, lagpasan mo muna or likdangan mo muna. Tapos, ulit-ulitin mo lang yung questions. Parang ulit-ulitin mo lang yung tanong, yung paper. Hindi mo mamamalayan. Madami ka nang nasasagutan. And ganun yung nangyari. Parang hindi ko masagutan nung unang beses. Unang basa ko yung number na to. Pero nung pag-ulit ko, naalala ko yung formula. And yun. So, natapos yung first day. Ah, bago pala matapos yung hydrogeo, around 5, sabi ko nun, daan lang ko kay St. Jude after ko mag-exam. Wala lang, para lang dumaan ako, para magpa-thank you na. Tapos ng first day, mga 5:30, ang dilim na. Tapos parang sabi ko, wag na kaya akong dumaan kasi feeling ko drained na ako. Tapos, eh diba masama nga daw yun na kapag may sinabi ka tapos hindi mo ginawa. So, sabi ko, hala, baka magtampo pa sa akin si St. Jude. Dumaan ako. After ko magpasa ng paper ko, nagdiretso ako nun kay St. Jude. Tapos yun, nagpa-thank you ako. Tapos humingi ng guidance para sa exam kinabukasan. Tapos yun, syempre, nag-end up ako. Sakay ako ng FX. Buti na lang, nung parang pagdating ko dun sa sakayan, may nasakyan agad ako. Tapos, yung FX na nasakyan ko, yung parang adventure type. Tapos, nandun ako sa likod, dun sa apatag na magkaharapan. So, nandun ako sa may babaan. So, nakaupo ako. Meron kasi akong Bible app na parang meron siyang verse every night. Hindi ko alam kung anong oras ba. Yung mga around 6:30 ata. Parang may verse siya na mag-a-appear sa screen ko. Ganon. So, habang sakay ako lang sa FX, may verse na nag-notify. Hindi ko maalala kung ano yung exact na verse. Basta parang kay Matthew ata yun. Tapos parang ang pagkaka-interpret ko, ang sinasabi sa akin ni Lord, nagawa mo na yung part mo, ako nang bahala. Yung pagkabasa ko nun, yung pagka-interpret ko nun, sabi ko, shit. Naiyak ako. Sabi ko, shit, ito na ba yun, Lord? Ito ba yung gusto mong sabihin sa akin? Sige po, hindi na ako mag-worry. Tapos, pagdating ko sa bahay, kumain lang ako. Tapos, naligo. Tapos, nagbuklat lang ako ng onte. Tapos, natulog na ulit ako. Maaga ako natulog. Then, second day, last day, struck. Last day ng exam, anong tawag dito? Normal. So, nakakaano pa nun, parang tanda ako, last day ng exam namin, last day ata din ng bar exam sa may UST. Kasi sobrang traffic, tanda ako nung time na yon. Tapos, hinatid ulit ako ni mama, tapos nagdiretso siyang Quiapo ulit. Tapos hinintay na lang niya ako kasi half day lang naman yung last day. Kasi struck na lang yung exam. So, nung pagkahatid sa akin ni mama, tapos yung magsistart na ulit yung exam, eh, ang routine kasi doon, kung sino yung proctor mo sa first day, hindi yun yung magiging proctor niya sa second day. Parang nirarumble nila yon. Ewan ko kung bakit. Siguro para walang attachment or kung ano man. So, nung second day, habang hinihintay yung questionnaires na dumating, chine-check nung proctor ng second day yung mga bawat papel namin nung first day. Hindi naman yung chine-check yung syempre yung sagot kasi ano bang malay niya dun. Pero yung paper na fill upan namin nung first day kasi diba nga may isusulat kami dun kung kailan kami nag-graduate, yung review center, yung address, tsaka yung parang i-rewrite na oath. So yun, chine-check niya yun isa-isa. So, ang upuan ko nun is nasa pinakadulo ako sa may side ako na malapit sa proctor. So, habang chine-check niyo yun, yung mga kasama ko sa room, lahat sila may kulang. It's either yung address ng review center nila, kung kailan sila graduate, mga ganon. So, lahat sila pinapapunta niya dun sa table niya
tapos may sinasabi sila na kulang ng ganito, kailangan mo itong sulatin, ganito, ganyan. So, ako, nanonood lang ako. Habang may dumadaan sa akin, sinusundan ko lang ng tingin, tapos tumitingin ako doon sa proctor. Tapos nung pagdating sa akin, sabi ng proctor, ano, very good ka ma'am, gumanon siya. Kasi wala akong kulang. Tapos naisip ko, paano hindi ako ma-very good? Eh, halos masa ulo ko na yan. Nakailang take na po ako. So, yun, tapos gumiti lang ako. Tapos, siguro, ano din yan ni Lord sa akin. Parang, pinaparating din ni Lord na wag na akong mag-worry. Kasi, ako yung pinag-lead ng prayer ng proctor. Na parang sa dinami-dami namin nun, ang daming mas malapit sa kanya nun. Pero sa akin pa siya lumapit para magsabing, ma'am, ikaw na yung mag-lead ng prayer. Tapos yun, nag-start yung exam, struck, syempre mahirap. Mahirap siya. Pero alam mo yun, parang ibang klaseng hirap siya nung time na yun for me. Na parang yung mga forces na hindi ko na-appreciate before, na-appreciate ko na siya. Yung mga loads, yung sa theory of structures, yung mga ganong bagay, sa strength of materials, yung mga ganong subject na hindi ko talaga gusto noon. Parang, shit, ang sarap pala nitong isolve. Tsaka, ang sarap sa feeling kapag, alam mo yung parang, pagkabasa mo ng tanong, parang isa-try mo lang naman isolve. Parang, tapos, pagka-compute mo sa calculator mo, biglang andun yung sagot. Parang, shit, tama ako. Lumabas siya, hindi ko na siya pinilit. Hindi ko na lang siya ni-round off para lumabas lang yung sagot doon. Yung ganon, yung ganong feeling. Tapos yun, tanda ako, pang 74th na question. Ang question nun, yung sa archery bow. Yung ganon. Tapos, ang sabi niya, parang may force daw dito, may force din yung string dito, tapos may parang pulling force dito. Hindi ko alam kung anong tanong. Basta force din yung tanong niya na parang sabi ko pa rin sa sarili ko, ay, kung ako na naman itong si dati kong self, hindi ako mag-aaksayang mag-drawing ng araw-araw dito, mag-compute ng forces. Pero nung time na yun, parang, ah, okay, drawing ka ng araw dito, ganito yung angle, ganito yung computation. Tapos yun, lumabas yung sagot. So parang, shit, ito na ba talaga yun? So pagkapasa ko ng test paper nung natapos ako, halos mag-aalauna na din nung natapos ako. Talagang sinusulit ko yung time. And kahit alam kong paulit-ulit na yung pagbubuklat ko ng questionnaire, kahit parang naglulus na yung stapler, yung stapler, talagang hindi ko siya tinitigilan. Kasi, alam mo yun, every time na ibubuklatin ko ulit siya, may nasosolve akong bago. So, nung nagpasa na ako ng test paper ko, ang sinunod ko na lang atang pamahiin nun is yung hindi ako lumingon. Pagkapasa ko nun sa proctor, sabi niya sa akin, ano, pasa na ba ma'am? Pasa na yan. Tapos yun, parang ngumiti na ako. Tapos parang alam mo yung feeling ko nung pagkaapak ko sa labas ng school building. Sabi ko lang sa sarili ko, ah, eto na yun. Tapos na. Tapos na ako. Hindi na ako magre-review mamaya. So yun. Tapos nagkita na lang kami nun ni mama sa KFC na malapit doon. Tapos ano yun? Parang nagpasama ako nun sa kanya sa kay St. Jude para magpasalamat. Ganito. So, malalaman nyo na may kakatapos lang ng board exam kapag pumunta kayo kay St. Jude tapos madaming lapis sa rebulto niya. Kasi parang ganun yung parang nakagawian or naging pamahiin. Basta ganun yung ginagawa ng mga nagtitake ng board. Iniaalay nila yung pencil nila kay St. Jude. Noong time na yun, hindi ko inialay nga yung, parang hindi ko inialay yung pencil na ginamit ko. So, ang binigay ko nun kay St. Jude, yung plastic envelope ko, tapos yung iba kong extra pencil, ang iniwan ko sa akin, syempre yung calculator ko,
yung notice of admission na kailangan para ma-check yung result. Tsaka yung pencil na sinarpin ni Sir Ludan, tsaka yung pencil na ginamit ko sa board exam. So yun yung iniwan ko sa akin, yung rest, binigay ko na kay St. Jude. Tapos yun, parang nagtirik din kami ng kandila ni Mama after. Tapos pag uwi namin, parang inaaya ako ni Mama mag Mega Mall kasi malapit kami nun kay Mega Mall. Eh, Sunday yun, sabi ko, magsisimba muna ako sa hapon, tapos magkita na lang kami sa Mega. Doon nagkita kami nun sa Mega Mall, ewan ko, so dinami-dami ng kainan nun sa Mega Mall. Sa Goldilocks ko naisip kumain. Tapos, siguro iba din yung nafe-feel ni Mama nung time na yun. Kasi pagkakain namin, nakalabas na kami ng Goldilocks. Parang sabi ni Mama, gusto mo ng cake? Bili tayo ng cake. Tapos sabi ko na lang, wag na muna, saka na. Tapos yun, eh diba nga may Bible app na ako na nag-notify ng verses every gabi. Nung Sunday, nung last day ng board exam, ang verse na naglabas sa phone ko is si Hebrews 10 verse 11 ata. Basta 10 or 11 verse 1. Basta yun. Si Hebrews. Tapos, ang ano nun is about faith, na ang faith daw yung paniniwala sa mga hindi mo nakikita, ganyan. So parang sabi ko nun, as opo Lord, maniniwala ako kahit hindi ko kayo nakikita, maniniwala po ako sa inyo. So yun, then dumating ang Monday, nagpaiwan na lang muna ako nun kay Mama sa Ortigas kasi sabi ko nun sa sarili ko, gusto ko uuwi ako kapag engineer na ako. 3 days mula sa last day ng board exam, nire-release ng PRC yung result. So, nung Wednesday, so, ang dami na nag-expect na mamaya may mga bago ng engineer, ganyan-ganyan, good luck, ganyan. Hanggang sa, parang nung Wednesday na yon, so, nagsisimba nga ako sa gabi. Sabi, iniwan ko na ng phone ko kasi sabi ko, if ever naman na may lumabas na result, kapag madaming notifications pagbalik ko galing church, ibig sabihin pasa ako. So parang ewan ko, bakit lagi ako nakadepende sa notifications? Tapos yon, parang nung nagsimba ako, pagbalik ko, pag-check ko sa phone ko, wala. So sabi ko, shit, hindi may result na ba? Tapos hindi ba ako ulit pumasa? Tapos yun? Parang pag-check ko, wala pa. Tapos nung 15, nung pa-fourth day, so nagsimba ulit ako. Tapos nag-read ako nung time na yon. Sabi ko, imposible nang hindi lumabas ngayon yung result. Ito na yung pinakamatagal na pwedeng i-release nila yung result. Ganyan. So sabi ko nun sa sarili ko pagkagaling ko ng church, hindi ako magpapalit ng damit. Kasi nga nakared ako nun. Hindi ako magpapalit ng damit hanggat hindi nagre-release ng result. Eh inabot na ng 8:30. Sabi ko nun, parang duming-dumi na ako nun sa sarili ko. So naligo na ako, nagpalit na ako. Tapos na nakapantulog na ako, parang nagsiscroll na lang ako na sa Facebook. Naghihintay na lang ako ng balita kung anong meron. Around 11:30, may nagpost dun sa isang group na parang fina-follow ko. Na sabi niya, matulog na kayo, bukas na yan i-release. Tapos, antok na din naman ako nun. So natulog na ako. Tapos, ayan na. Ito na. Tapos, anong tawag dito? So, natulog na ako. Madaling araw, nagising ako, tumatawag si Mama sa akin. Hindi ko agad sinagot yung tawag niya kasi parang, syempre, kinabahan ako, sabi ko. Parang tumakbo agad sa isip ko, bakit tumatawag si Mama ng madaling araw? Alam ko may ibabalita siya. So, ang nasa isip ko, ibabalita niya bang hindi ako pumasa o ano? Tapos,
Sa sunod yung tawag, sinagot ko na. Parang pag-hello ko, sabi niya, ini-engineer ka na. Tapos yun, parang sabi ko talagang parang napamulat ako. Tapos napatayo ako sa kama ko. Parang sabi ko, totoo ba? Totoo? Nakita mo? Nakita mo buong pangalan ko? Sabi niya, oo, nakita ni ganito, ganyan. Engineer ka na. Ganito, ganyan. Sabi ko, ikaw, nakita mo? Ikaw mismo, nakita mo? Tapos oo, ganyan, ganyan. Congrats, ganyan. Tapos parang ang saya-saya ko na. Kaya ako tinatanong kay mama kung buong pangalan. Parang tinanong ko pa sa kanya pala. Sabi ko, nakita mo buong pangalan ko, Titores Georgette Nadine Noriega. Sabi niya, oo. Tapos, kasi, kaya ako tinatanong kung buong pangalan ko ba yung nakita niya, kung nakita niya mismo. Kasi, bago ako magising sa tawag niya, nananaginip ako. Sa panaginip ko, may tinitingnan daw akong result. Tapos nakita ko yung pangalan ko, De Torres, Nadine. So yun. Kaya nung parang nagising ako, tinanong ko siya kasi baka panaginip pa rin yun, di ba? So buong pangalan ko, tapos sinend niya sa akin yung screenshot nung result. Tapos chinek ko na rin na kung totoo nga ba ganyan. Tapos yun, hindi na ako nakatulog. Parang around 1:30 or 2 o'clock ata, yun ang madaling araw. Hindi na ako nakatulog simula nun. Tapos sa sobrang tuwa ni mama, parang sabi niya, ano, uuwi ka na? Sabi ko, oo. Ano, gusto mo sunduin ka namin? Alam mo yun, parang kung sa normal days, hindi naman siya mag-aalok na sunduin ako kasi wala lang. Pero nung time na yun, parang sabi niya, anong gusto mo susunduin ka namin dyan? Sabi ko na lang, wag na kasi dadaan pa ako ng kay St. Jude bago ako umuwi. Para syempre, magpapasalamat. So yun, may naalala lang ako ng kwento na parang, dahil pinag-uusapan na natin ang panaginip, may naalala pa akong panaginip ko around September 2018. Parang, alam mo yun, yung formula, nanaginip ako ng formula. Yung formula na yun, lumabas sa board exam, na hindi ko na siya makalimutan hanggang ngayon. Parang, doon sa panaginip ko, isha-share ko siya here. Kinuwento ko siya sa isa kong friend. Yung formula na yan, si AS max equals rho max BD. Formula siya sa struct. Tapos, hindi ko, parang simula na napanaginipan ko yun. Hindi ko na siya nakalimutan. Tapos yun, wala lang. Ayun, pag parang nung inintay ko lang mag 6 a.m. Tapos nag-ready na ako, inayos ko na yung mga gamit ko, yung mga dadalhin ko pa uwi ng bahay. Tapos dumaan ako ng kay St. Jude. Siyempre, super nagpapasalamat ako na alam ko, ginaid nila ako sa exam kong yun. Tapos nung pumasa ako doon ko na realize na totoo pala talaga yung sinasabi nila. Naramdam mo yun kapag papasa ka. Kasi after board exam, after nung last day, parang alam mo yun, parang ang saya ko, ang gaan ng feeling ko. And doon ko na realize na yung sa mga previous na board exams ko pala, pinipilit ko lang kumbinsihin yung sarili ko na papasa ako kahit alam ko na sa kaloob-looban ko na hindi. Parang niloloko ko lang ang sarili ko. Pero nung time nung November 2018, parang feeling ko super confident ako na ang tanda ko, sinasabihan ko pa yung self ko na ano yun, huwag kang maging masyadong confident. Kasi parang gusto ko nang i-chat yung mga friends ko na gusto kong magkwenta na, uy, may typo error yung hydrogeo, ganito ganyan. So pinipigilan ko nun magkwento. Tapos sabi ko din kay Lord nun na, Lord, ano yun? Ayoko pong masyadong mag-expect. Ayoko pong masyadong maging confident. Pero wala na po akong makitang dahilan para hindi ako pumasa. Kasi wala talaga akong makitang dahilan. Parang hindi pumasok sa isip ko na babagsak pa ako nung time na yun. Kaya lagi ko nun parang kinukumbinsa ng sarili ko na may posibilidad pa rin. Pero parang lagi siyang natatalo dun sa naiisip ko or nararamdaman ko na hindi, wala nang dahilan, wala nang posibilidad na bumagsak ka, papasa ka na yan. So yun, wala lang, super, ang sarap lang sa feeling na after nung lahat ng mga pinagdaanan ko,
finally nakuha ko siya. And tanda ko, may junior ako na nag-chat sa akin tungkol doon. Na parang hindi ata siya pumasa nung time na yan. Parang sabi niya, ate, nakakatuwa ka naman po. Talagang nag-take ka pa rin. Talagang hindi mo sinukuan. Tapos parang ang sabi niya sa akin noon, na-pre-pressure na daw siya, nahihiya na siya sa family niya. Tanda ako, ang sabi ko sa kanya, kung ano yung feeling ng pagka-proud ng family mo sa'yo sa first take mo, if ever pumasa ka ng first take, feeling ko ganun pa rin naman yung mafe-feel nila kapag pumasa ka sa kahit pang ilang take mo. So, alam mo yun, parang wala namang magbabago. Ang importante naman dyan, yung pumasa ka na. Hindi na baliwala na yan sa kanila kung nakailang take ka, kung ilang beses kang bumagsak. Pag pumasa ka, parang mabubura lahat nung mabubura sa isip nila na bumagsak ka. Parang, alam mo yun, ganun yung naramdaman ko ha, na feeling ko nung pumasa ako, hindi na naalala ng ni na mama na bumagsak ako ng 3 beses. Kahit sa sarili ko, nung pumasa ako, hindi ko na naalala na bumagsak pala ako ng 3 times. Kasi parang yung happiness na naramdaman ko nung pumasa ako ng 4th take ko, feeling ko ganun din naman yung exact na happiness na mararamdaman ko if ever pumasa ako ng 1st time. Nung pagka-release ng result, nung pagkababa ko ng tawag ni mama, kasi nga gusto ko nga, sisigaw ako na engineer na ako. Diba? Eh hindi ko nga nagawa yon nung May 2017. Kasi nga hindi ako pumasa. So, nung November 2018, nung pagkababa ko ng phone call, kahit madaling araw yun, binuksan ko yung bintana ng condo, tapos sumigaw ako doon, engineer na ako! Yun. Tapos yun, parang, alam mo yun, sobrang saya, na sobrang fulfilling, na feeling ko, kaya nakadagdag yung pag-fail ko before sa fulfillment na nararamdaman ko nung time na yun. Kasi alam kong pinaghirapan ko talaga siya. Alam kong hindi ako matalino. Alam kong hindi ako pumasa dahil matalino ako. Pero alam kong tsinaga ko siya, pinaghirapan ko, iniyakan ko para makuha ko yun. And alam kong lahat naman ng tao, ganun yung na-experience. So, yun lang. Ito na, tapos na siya. Tapos na yung ating story and wala lang. Ayun. So, hopefully, ito na yung ending. So, hopefully, na-enjoy nyo pa rin itong pagkakwento ko na to, itong pag-share ko na to, kahit naging super haba niya. And yun, I'll see you on my next video.